Alright, so what's up sing lahat mga katropik? So usapang e-bike, ang tayo na magandang klase, no? Honda Yugo, katropik sa aking likuran, no? Ito yung nag-iisang e-bike or e-scooter ni Tialma ngayon na Honda na naka-dual battery, katropik, sa kanyang battery dito. Powered by lithium. Ayan, dalawang piraso na yan battery, no? So kahit pa isang linggong pag-ibig, isang linggong ride, mga buso, pwede. So ito ating silipin ngayon, katropik, ano ang kanyang specs at siyempre ang kanyang halaga. Ayan, pero bago ang lahat, bago tayo magsimula, kung bago pa lang sa akin channel, baka naman dyan na subscribe na para lahat ng update ay mapunta sa inyo. So huwag na paliguligoy pa, ito lang silipin si Honda Yugo. Let's go! Alright, so let's start, katropik. Atin na pong silipin ngayon si Honda Yugo GT. Ayan. So, ito yung nag-iisang Honda, katropik, noy Tianma. Actually, dito tayo ngayon sa Tianma. Marami silang mga stock na offer dito. So, ito mo natin silipin, mga boss, no? Ano ang kanyang special features dito dahil nagustuhan ko ang kanyang forma ito, mga boss. Hindi lang sa kanyang forma, even sa kanyang battery, no? So, atin mo na simulan sa kanyang physical features, katropik, dito, no? So dito sa kanyang front fairings, mga katropics, no, medyo may pagka-rectangular form sa dito. Tapos dito sa kanyang center part, medyo may design, mga boss, dito may hugis ang kanyang center part. Ayan, gandang klase itong fairings, no. Iba talaga pag Honda, mga boss, no? Sa tingin pa lang, no, medyo may kakapalan dito sa kanyang fairings, kanyang makapal siya. Oh. Okay, so ang kanyang kulay dito, mga boss, may pagka-gray. Tapos may pagka matte gray siya dito. Tapos dito sa kanyang edge, no, sa kanyang gilid, may kulay dilaw. So it adds visibility to paggabi, no, lalo na paggabi medyo makikita siya. Tapos dito sa kanyang left corner, katropik, dito sa kanyang left corner, mayroong decals na nakalagay Yugo. Ayan, no, may mga lines pa dito. Parang reflectorized to, mga boss, no. Ayan, no. Nagre-reflect to paggabi, no. Lalo na pag mailawan to. Itong lines dito. Ayan, o. Oh. Okay, so dito, mga boss, may ilaw sa dito sa kanyang harapan. Ito ang kanyang headlight. Ayan. Sobrang ganda ang kanyang ilaw to, naka-LED, naka-tropics, no? Tapos, simple ang kanyang tinidor. Ayan. Naka-telescopic ang kanyang tinidor. Meron siyang reflector dito, no? Para if ever nasa kanto ka, madali ka lang makita dahil may reflector dito, no? Fender, pwede. Ayan, o. Oh. Sobrang kapal kayang pin. Iba talaga, mga katropics, no? Actually, may nangablog ako ng ganitong pormahan na look-alike Honda talaga. Pero sa fairings, mga boss, no? Even sa kanyang materials, hindi talaga kapal. Ito, sobrang kapal, no? Kasi yung kapal ang mukha na yung kapitbahay, mga brother, hindi nagbabayad sa utang, no? Naglapis ng utang, hindi binabayaran. Kaya sobrang kapal. Yan po ang kanyang fairings dito, kapal, mga brother. Ang kanyang rim na ginamit is nakamag siya dito. Ayan, may nakalagay 780. Ayan, may nakalagay dito. May mga numbers dito, mga boss, no? Tapos, ayan, naka-disc brake na ang kanyang harap dito. Ayan, itong kanyang rotor, oh, naka-disc brake, no? Atropics, no? Ayan, ito ang kanyang caliper brake. Ayan, hydraulic brake. So, ang kanyang gulong ito, mga boss, 90 by 90 by 12. So, 12 inches ang kanyang gulong dito. Ayan. Ito ang kanyang ilalim, oh. Ayan, oh. Alright. So, ating silipin ito sa kanyang manubela. So, ito ang kanyang manubela, mga boss, medyo naka-riser bar sa dito. Ayan. Ganda, oh. Okay, ito ang kanyang panel gauge. Ayan, sobrang lapad, katropiks, no? Ganito, katropiks, dito kasi dito sa kanyang edge, no, mayroon siyang plastic. Hi, boss. Mayroon siyang plastic pa. Ayan, ito ating mga busing, oh. Hi, sir. Ayan. So, yun, mga boss, dito sa kanya, ito kanyang mga buto. Actually, ito ang kanyang, ano, no, ang kanyang pihitan dito. All you have to do, ayan, move mo lang sa diyan. So, mabuksan na kaagad ito, katropiks, dito ang kanyang upuan. Ating buksan ang kanyang upuan. Ayan, ito kanyang upuan, katropiks, dito, no. Dito nakapwisto ang kanyang battery. Ayan, may nakalagay Honda dito, mga brother, oh. Ayan, ang kanyang, ispik sa kanyang battery, no,
48 volt at 30 ampere. Yung isang battery pa lang. Actually, dalawang battery katubig dito. Meron pa isa dito. Ayan, ito kanyang battery. Oh. Sobrang ganda. Oh. May pagka-aluminum katubig dito. I don't know kung aluminum to or plastic to katubig dito na medyo may pagka-silver lock sa dito. Tapos, ganda ito katubig. No? Meron ba siyang locker dito? Hindi madali itong manakaw. Kasi mayroon siyang ano dito. All you have to do, ilain mo lang sa dyan para mabuksan siya. Ayan, oh. Okay. Para pwede mo siya dalhin o bit-bitin kasi mayroong hawakan dito. So, yun mga boss, ilock mo lang siya, post mo lang siya dyan. Tapos mga boss, if ever gusto mo talaga siya na naka-fix siya, mayroon pa siyang ano to, mayroon siyang butas na pwede nyo lagyan ng bolt dyan para mag-fix out talaga siya, hindi na madaling matanggal. So, yun mga boss, mayroon siyang option dito, all you have to do para mabuksan doon ang kanyang front na battery. Actually, dalawang battery kasi ito, no. Hindi ito mabuksan ko to fix pag hindi mo siya i-twist, no? Ayan, twist mo lang sa dito. Ayan. Tumunog na. Pwede mo siya ayan. Mabuksan naman ang saunahan dito. Ayan. Ito ang kanyang formahan. Madali lang i-maneuver, mga boss. No? Friendly, siya. Madali na siyang i-maneuver. So, ganun din katubig dito. May nakalagay Honda. Ayan. Same lang siya ng battery niya. 48 volt, 30 ampere ang kanyang battery dito. Powered by Honda. Okay, so, lithium to katubis, no? Pag sabing lithium, mahaba ang kanyang lifespan, tapos, siya, magaan at matibay. Ayan, no? So, ito ang kanyang pormahan dito. Atin mo na silipin ang kanyang physical features, mga boss, no? Meron siyang grab bar dito. Parang fairings siya katubis. Hindi siya hiwalay, no? Sa fairings dito. Ayan, no? Okay, ito ang kanyang grab bar na may kanto. Ito mo lang kanyang ilaw, mga katubis, dito na integrated. Oh. Ito ang kanyang brake light. Ito mo lang kanyang signal light. Oh. Mayroon pa siyang extra dito na reflector. Naka-dual shock absorber. Ito kanyang mga spring. Ayan, ganda oh. Ito ang kanyang ilalim, mga boss. By the way, ito ang kanyang motor, no? Sa kanyang rear side. Ayan. Powered by Honda. Oh. Ayan, nakalagay Honda kanyang motor dito. Alright? So, ito ang kanyang physical features, katubig, no? Actually, mayroon pa siyang lagayin sa ating cellphone dito. Mayroon pa siyang bulsa, no? Okay, may helmet hook. Ito ang kanyang market board, no? Tapos dito, mayroon siyang steep nut o steep board. Ayan, pwede mo lang siya parang ditiklob siya, katubig, no? Ayan, no? Ganda, oh, alloy na, oh. Okay, mayroon siyang center stand at mayroong side stand. Alam niyo, mga boss, no? Isa sa mga wow factor dito, katabi ito si Honda Yugo GT. Kasi mga boss, mayroon sa special features ito. Once mga katropics, no, naka-side stand siya, automatic hindi na siya tatakbo. Okay, nagpa-park siya kaagad, nagpipi siya. Actually, may nakalagay dito, no. Pag naka-side stand, automatic hindi siya tatakbo, katropics. Ito ang kanyang magandang picture. Kahit pa naka-gear ka, basta naka-side stand siya, automatic hindi siya tatakbo, mga brad. Ayan, so ito ang kanyang turning light. Ayan, naka-LED na. Alright, so ating silipin katabi siya ang kanyang specs, no? Ito na po ang kanyang specs dito. Okay? Meron pang katalogo. Yugo GT, you have your fan. Ayan. Okay, ang kanyang halaga sa halagang 248,999. Ang kanyang SRP price. Pero meron pa itong tawad katabi siya, ibulong ng kay Madam Marino or pwede nyo tawagan ang kanilang contact number. Ilagay ko lang mamaya ang kanilang contact number, no? So, ito kanyang halaga, 248,999. Ang kanyang wheelbase, ayan, 1,300 mm. Ang kanyang weight, ayan, okay, 108 kilogram. Ang kanyang top range katabi siya dito, no? 100 kilometer, oh, grabe, 100 kilometer. Ang kanyang battery type, naka-lithium siya dito. Ayan, naka-LI. Ito ang kanyang sign, no? Okay? Ang kanyang battery capacity, ayan, ang kanyang volt, 96 volt, 30 ampere. Wow! Panalo. Ayan, no? 96 volt. Oh. Tapos, ang kanyang motor, peak power, 5,000. Ayan, my goodness. Ayan, 5,000 watts ang kanyang power dito, mga brad. Siyempre, ang kanyang max speed, no? Umabot siya ng 86 kilometer per hour ang kanyang max speed. Grabe, 86 katropics, no? Yung motor ko na maliit, no? Hanggang 60 lang, mga brad.
yung Honda, yung motor ko na maliit, 60 lang, medyo gumigiwang na siya. Pero ito siya katabis, no? 86 km per hour ang kanyang top speed. Wow! So yun, alam yung mga katabis, no? Nag-iisa lang itong mga bros, no? Makapa-rear to na stock nito kahit yan, maitong taga nag-iisa. So wala nang kaparihas. Ayan, so... Unahan ngayon kay Atyan, mga brad. So, punahan lang kayo dito. So, hanggang dito lang tayo, mga brother. Maraming salamat sa panunod sa ating munting pintuhan ito kay Atyan, kung saan ito yung unahan ngayon. Nag-iisang e-bike, katabi sila, dalawa ang motor. Ayan, 5,000 watts ang kanyang motor. Ayan, motor ang kanyang power dito. Ayan, so, ito po ang kanyang kabuang itsura, mga brad. No? So, sana nagustuhan yung ating vlogs ngayon. So, kung type nyo ang gaito kasi yung formahan, so, alat tayo kay Atyan, ma. So, ito ang kanilang contact number, mga brad. At siyempre ang kanilang address, ayan po. Okay, so pwede niyo pasala. No? Dito lang yan sa tapat ng 999 Mall, Divisoria. Ayan, so hanggang dito lang tayo, mga brother. If you have informed by vlog, so baka naman dyan na subscribe na para lahat ng update ay mapunta sa inyo. So ito si Tropics, paalam. Signing off. Bye-bye.